So ngayon, pag-usapan na rin natin, ituloy na po natin ng talakayan. Makakausap natin via Zoom si Eileen Joy Luzon. Siya po ay OFW sa Chongqing, o tama pa to, Chongqing, China. At gayon din po si Gino Alric Taponco na taga-roon din po, doon din po nagtatrabaho. Magandang umaga sa inyo, Sherry Ann Torres, dito po sa Kabayan Noli De Castro na programa. Good morning po, sir. Good morning po from Chongqing, China. Chongqing po, ma'am. Chongqing, tama ba? Ayun. Yes. Muntik na akong tumama, Chongqing sinabi ko. Chongqing. Okay. Okay. Eileen, nga. Eileen, Gino, kumusta na kayo dyan? Balita ko, medyo natamaan na rin kayo ng COVID nung nagdaang taon. Ngayon, kumusta kayo at may bagong surge na nasasabi na nandyan sa China ngayon? Yes, actually po nung first time na nagkaroon ng COVID sa China, hindi kami actually nagkaroon ng COVID. Pero this time after nung lumuwag na lahat, nung inalis na lang yung restrictions, first day of work po ako personally, second day pala nagka-COVID na ako agad. Yeah. That was November. Yes. November 10 po, I think, or December, no? No, December 10 po. December 10. So, during that time po, sobrang yung restriction. So, kada district na magkaroon ng case, although iisa or dalawa lang yung case, agad-agad po yun, canceled na agad yung mga pasok, clubs, restaurants, lahat ng gatherings, canceled na po yun. And then, nun nag-complain na yung mga tao, so, nalip na po yung restriction. And then, right away, nagsunod-sunod na po yung cases, and kami po, yung mga grupo ng mga Pilipino dito, halos lahat po kami, I think 95% of the Filipinos had been infected by the COVID po. Bakit? Ano yung sitwasyon dyan? Yung mga tao ba dyan, marami ba dyan, hindi na nagsusuot ng mask, hindi na nag-observe ng mga COVID restrictions o protocols? Well, before po kasi nung kasi nagkaroon pa siya ng lockdown before magkaroon ng surge na sinasabi nila. And daily pa rin yung testing that yes, time. Yes, before po nung time na naka-lockdown kami, talagang every day you need to test. Mm-hmm. Nung PCR test na provided ng government. In every community meron pong ganun. Yes, tas kailangan ka pumunta, kailangan may QR code ka, isi-scan. And then may kulay siya na green, red, and yellow. Para siyang passcode po pag na-detect na nagaling ka sa mga district na may COVID cases, hindi ka pwedeng pumunta sa in that particular establishment. Ganun po ka-strict that time. Oh, tapos? Ayun. Nung na-lift yung... Yun, nung na-lift lang po talaga yung lockdown na yun. Kasi di ba I'm sure alam niyo yung nagkaroon sila ng parang nag-alsa yung mga tao. Nag-rally yung kasi mga na sila, natatanggalan na ng trabaho, bumabagsak na yung mga negosyo, so nagwala na po halos yung mga locals, Chinese locals. And then nung na-lift po, although yung mga tao takot pa rin lumabas, at the very moment na lumabas ka, ma-expose ka sa mga tao sa paligid mo, pag uwi mo sa bahay, kagaya yung nangyari sa atin, diba? Hours lang po, as in, nag-start sa ubo, sumakit ang ulo, nilagnat, Sore throat. Yun po. Positive na. Kasi nawala na yung mga ginagamit nila, yung QR codes para malaman kung sino yung infected at hindi. Naghalo-halo na yung infected sa non-infected. Opo. Sorry. So, paano yun? Nung nag-positive kayo, paano yung naging protocol kayo ba? Dinala sa ospital o pinadalan kayo? Kasi dito sa atin may ganun eh. May mga LGU di ba dito na magpapadala ng gamot yung isang barangay doon sa nagkaroon ng na nag-positive. Sa inyo, paano? O to each his own ba yung nangyari? Exactly po. Kasi after nung nilift nila yung restrictions, noon yun nga, nung nagkaroon na nagkagulo na nagbalga-balga na yung mga lokal, basically, sobrang gumaan talaga lahat. And then yung, if I'm not mistaken, yung CDC nila, I'm talking about Chongqing lang po ha, kasi every province, kanya-kanyang policy. Mm-hmm. CDC nila, parang naglabas sila ng statement na parang normal flu na lang siya yung COVID. Hindi na siya yung talagang, like, Omicron or Delta, hindi na siya ganon. So basically, sinabi nila na kapag ka ikaw ay na-infect, mag-isolate ka lang sa bahay, and then yung
mga gamot na bibilhin mo is actually, kung kumbaga sa atin, is basically pang trangkaso lang. Opo. It's your choice. Pwede kang pumunta sa mga facilities na provided ng government, or you can stay sa sarili mong apartment, mag-isolate ka on your own. Tapos, i-declare naman po ng government yung mga gamot na pwede mong gamitin to fight. Oo, Aileen, paano naman yun kung halimbawa, kasi Aileen, na nakikita namin or ang nababalitaan namin dito, meron pa rin parang naging scenario na may pumupunta sa ospital pero hindi na rin na-accommodate dahil overcrowded na rin sa ospital. So, paano yun? Ano yung kailan ka pwedeng pumunta sa ospital at pag halimbawa ba, foreigner o Filipino, mabilis na na-accommodate kapag nagkasakit? Case-to-case basis. Opo. They prioritize po yung mga children and yung mga elderly po. Saka yung may mga underlying... May underlying illnesses, diseases. Opo. Kasi after nga po nung inayos na nila yung restrictions, tinanggal na nila yung restrictions, nagsulputan yung mga fever... How can you... Paano sabihin? Parang fever clinics? Oo, meron. Po sila ng mga medical facilities, yung mga establishment na hindi nagagamit before, inopen nila yon as medical facilities kung saan pwedeng magstay yung hindi na ma-accommodate ng mga hospitals. Opo. Pero yung usually yung mga nasa hospital, ano na sila? Yung hirap, severe na nahihirapan na talaga. Okay. So kayo nung nagkasakit, okay naman yung supply ng gamot dyan. Nakakabili naman kayo o medyo parang may mga nag-hoard na rin o nililimit yung mga ganun? Kung may experience mo? Oo, yung experience ko po, kasi yung ibaba ng bahay ko talaga is botika. As in, wala ka po talaga mabibila. Nag-hoarding talaga. Lahat ng gamot sa ubo, sa trangkaso, sa lagnat, lahat. Hindi mo talaga siya mabibili. Tapos, yung nag-double test... Nag-double yung price. Oh, yung test. Mayroon mabibilan ka man. No, 3 times ang price. Sobrang mahal. Tapos, lalo na yung testing kit, yung PCR test, grabe, sobrang mahal. Parang naging 3 times yung presyo. Nung sa akin naman po, hindi ako makabangon kasi sobrang sakit ng mga muscles ko, yung ulo ko, yung mata ko parang dinudukot, ubong-ubo ako. So, I have no choice but to contact the yung mga staffs po ng school ko saan ako nagtatrabaho. And luckily, one of them, naghanap sila ng gamot na pwedeng makatulong sa akin. Pero, hindi talaga yung mga gamot na sikat. Kung ano na lang yung naabutan kasi nga po nag-panic buying po talaga yung mga Chinese locals. Hanggang ngayon yan, ganon yung sitwasyon dyan, Aileen, Gino? Gamot supplies na. Oo, hindi na po masyado. Tsaka in fairness sa government ng China, nag-ano sila, pinush nila yung mga factory, pharmaceutical companies na gumawa ng bago para maiib sa mga tao talaga. True. Oh, mga ilan kayo dyan? Mga ilan kayong Pilipino dyan? I would assume marami sa inyo. Mga teachers kayo, mga grupo nyo? Si Aileen po, teacher. Ako po, singer po ako. Ano po ang mga professionals po dito is teachers, entertainers, singers, and mga gitarista, DJ MCs. Yes. May mga engineers din po. Apo. Sa, yung mga kakilala lang po namin, more or less, more than hundreds po eh. Chongqing area lang po yun. Majority ba doon o marami ba doon? Tinamaan na rin ng COVID, kagaya nyo? Yes po. And pamilya po, kasi may mga kaibigan kami na buong pamilya sila. Talagang mula sa pinaka-baby hanggang sa lolo at lola, sa loob ng 1 linggo, lahat sila merong virus. Infected po sila. Sad to say po. Pero luckily, wala namang nasawi. Wala naman namatay. Naka-recover naman. Sa Filipino sa community po, wala naman po. Okay. Sige, Aileen, Gino, bigay ko sa inyo yung pagkakataon para i-address yung mga kaibigan nyo, yung mga kapamilya nyo na nag-aalala dyan sa sitwasyon nyo at para mabati nyo na rin sila. Sige, go ahead. Actually po, nung nag-positive ako, sabi ko lang sa nanay ko, tinatarangkaso ako, inuubo ko kasi nagtatanong siya, bakit nakahiga ka lang maghapon? So, ang sakit na lalamunan ko. Sinabi ko na lang po na nag-positive ako nung magaling na ako. And Filipino has very strong immune system, I think. So sa tinagal-tagal na merong COVID, nito lang nung nilift yung restriction, tsaka lang kami tinalban. And after few days naman, naka-recover naman po kami. So yung mga pamilya namin sa Pilipinas, kaming mga Pilipino dito sa Chongqing ay malalakas, matitibay,
at malalakas ang pananampalataya. Kaya wag po kayong mag-alala sa amin. Yes, sa lahat po na aming pamilya at aming mga friends, of course, sa Philippines, wag po kayong mag-alala sa amin. Kami ay okay naman. Oh, at saka gusto ko nga po palang banggitin na the Philippine Consulate in Chongqing is very, very much helpful with the Filipino community dito po sa Chongqing. So, yes po. We are very thankful for that. Nung oras na malaman po ng konsulado na halos lahat is walang work and naging infected, agad-agad po kinala po nila yung mga names ng mga Pilipinos na na-affected nung mga ganitong pangyayari. And after a week, nandyan po agad yung tulong galing sa DFA under Secretary Manalo. Office of Migrant Workers. I think it's Eduardo De Vega. Secretary Ople, Toots Ople. Mm-hmm. Opo, bitin po kami nila ng welfare assistance. Yes, so we're very thankful for that. So lahat, sa lahat po ng aming pamilya at mga kaibigan, wag po kayong mag-alala sa amin. Belated Merry Christmas and Happy New Year! Ayun lang po. Oo, Gino, anong tawag dito? Ihabol ko lang. Ito, pinapatanong lang, Aileen, Gino. Totoo daw ba to na may mga na-stuck na rin daw napatay sa morgue? Oh my God. Ito nga po ang chika. Ito lang. Hindi, kasi ano po, bali, kasi sa club ako nagkatrabaho, so marami talaga ako nakakausap na iba't ibang klase ng tao. Actually, meron po talagang chismis. Natotoo po yan, pero alam naman natin, ang bansang ito ay alam nyo na. Mm-hmm. So, hindi namin makita talaga, pero maraming may alam na totoo yan. Mm-hmm. Mm. Pero, in front of our eyes, wala naman po kami nasaksihan. Wala kaming mismo narinig. Yung pong alam namin is, kwento lang din po ng mga kaibigan namin Chinese. Opo. Mm, okay. Sige, basta importante, tuloy ang pag-iingat. Tayong opo, mga Filipino community at tuloy pa rin ang pagsisilbi at pagsuporta sa ating mga kapamilya na nandito. Mag-ingat kayo, kayong dalawa, Gino, Aileen, at sana makauwi kayo sa lalong madaling panahon para mas ma-enjoy nyo itong mga susunod natin mga holidays. Happy New Year sa inyo at maraming salamat. Happy New Year! Mabuhay ang Pilipinas! Salamat po!